on our way home, have a quick stopover here pa rin in Amadeo. This is the Our Lady of Guadalupe Parish. So, salamat lang tayo sa mga blessings natin yung araw na to. At sa mga madaming blessings na dumarating sa buhay natin despite of what's happening now, no? Marami pa rin tayong mga dapat magpasalamat. So still we're with Princess, syempre. Isa sa mga pinagpapasalamat ko ngayon is the recognition that I got from Lasal sa aking pagkuha ng MA. Katulad ng sinabi ko sa status ko kahapon or kagabi, I'm in the point of minsan parang pagod ka na. Tapos parang feeling mo, ano ba yan, ang daming trabaho. But God has a way of reminding us na lahat ng ginagawa natin ay para sa isang purpose. And that is for me, not to be effective in my craft as a teacher and thus my work as, you know, part of the administration sa school. Kaya salamat dun sa recognition ng school. Nag-pay off lahat ng puyat, no? Sulit yung mga sermon nitong babaeng to sa akin. At sabi niya nga humanda daw ako sa mas marami pang sermon because after this, konti na lang, magko-compare na lang tayo, magti-thesis na lang tayo, and then we'll go straight to our PhD. Wow! Opo, mga kaibigan, dine-declare ko na mag-PhD tayo pagkatapos ng lahat ng ito dahil gusto natin magpatuloy na ayusin ang ating trabaho. Okay? Professional development or professional growth is very important, especially in this field, no, sa educational field. Kaya naman sa lahat ng mga teachers na nanonood, I know how busy we are right now, pero sana wag natin pababayaan ang sarili natin by continuously learning, attend seminars, workshops, kahit online ngayon, take advantage of that. So I'm here to promote Teacher Education Network again. My YouTube channel, the Teachers Helping Teachers series, na dito nyo lang mapapanood sa aking YouTube channel. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. And just like what we always say, stay home, stay safe, and God bless everyone. Don't forget to go to the church, okay? May tatanong ako sa'yo, pero huwag kang katumingin sa akin, diyan ka lang. Eyes on the road, para sure. Mayroon pa ospital. Okay. Kamusta naman ang nakakuha ng tatlong recognition para sa tatlong SIM? Normal. Huwag ka tumingin. Ha? Parang normal. Hindi ko din naman alam na ganun. Pero nakakatuwa lang kasi, di ba? Lagi ko sinasabi sa'yo na hindi naman ako ganun katalino pagdating sa pag-aaral. Pero talagang ang laki nung motivation nung pumasok ako sa Lasal. Kasi sabi nga sa'yo, parang love at first sight kami ni Lasal eh. Dahil? Yung ambience ng school, mm-hmm. Tapos yung klase ng mga kaklaseng meron ako, so shout out sa inyo. At yung mga professors, malaking bagay talaga. That they are really... Teka lang, niliwanagin ko. Sige. Sa school ka na love at first sight, ha? Oo, sa school. Hindi sa schoolmate, hindi sa classmate. Okay. Sa school. Oh, sige, sa go. School. Sa school. Sobrang nagustuhan ko yung eskwelahan. Kaya, yun yung siguro, pag may isang bagay na gusto ka, tapos nagustuhan mo talaga siya ng bonggang-bongga, talagang aalagaan mo. Katulad ng school nga. So, Thank you. Thankful ako today. Kasi kahapon masaya. Nakakapagod, di ba? Pero masaya. So, ano yung mga next na, ano next goal natin? So, yun nga, sub-mention doon sa nasa simbahan tayo, sabi ko sa kanila, na
gusto kong ituloy-tuloy to. So, we're waiting for the compress schedule. And then, magti-thesis na tayo. So, good luck sa thesis. Tapos, we'll go straight to PhD. Kasi sabi yan ni, shout out na, sa director ng College of Education Graduate Studies, Dr. Noel Camarse. Sabi niya, tuloy-tuloy mo na yan. Sa kasi Ate Louie. So, thank you po for, no, for pushing motivation. Me. Yes, and motivation, of course. Mm-hmm. So, anong pinaka subject na gusto? Anong subject ang pinaka gusto mo? Yan. Yung pinaka, hindi, sige. Hindi pinaka gusto. Anong subject yung pinaka challenging sa'yo? Yung talagang yung talagang isip mo, ano, yung pagbubutihin ko to. Siguro yung stats. Kaya malaking tulong din yung mga nag-tutor sa akin eh. Kaklase at nakakatuwa, co-teacher and dating estudyante. So shout out kay Maynard Morga at kay Robbie Salazar. So lamang. Sino si Robbie Salazar? Hala Robbie, hindi ka kilala. Sorry. Napagsama ko si Robbie Domingo. Saka isang estudyante ko. Artista. Saka isang estudyante ko na Salazar. Okay, na okay. Nasa grade 10 ngayon. Sorry. So, nagpapasalamat ako sa mga tutor ko na co-teacher, classmate, okay? At siyempre si Robbie Salamanca at si Maynard Morga na talagang tinulungan ako ng bonggang-bongga din. So, thank you so much. Malapit tayo sa bahay. So, ano namang subject yung ano, pinaka parang kahit nakapikit? Siguro ano, hindi siya major subject pero yung Life of Saint Lasal is one of my favorite subjects na hindi naman major. Kasi nga parang para siyang ano sa akin, be, retreat time. Kasi yung mga point of sayang, reflection, no, sayang lang, lang kasi natapos siya ng online. Totoo. Yes. Alam ng mga class ko yun. Sobrang gusto ko yung subject niya. Pero sa ACADS, siguro pinaka nagustuhan ko yung ano, ano ba? Hirap. Educ management subjects related. Mm-hmm. Kasi talagang nagagamit ko ngayon sa school yun. And the good thing about the program is that lahat na halos ng mga dinidiscuss namin, experiential. So, ang kailangan mong gawin is i-align yung mga theories and yung mga lectures ng mga professors doon sa nangyayari sa'yo as an administrator or as a teacher. Kaya maganda talaga siya. So, very advisable for those teachers who want their profession at gusto nilang mag-level up by becoming an administrator of the school to take this course, Educ Management in De La Salle University, Das Marinas. Kasi sobrang ganda ng program nila. Mm-hmm. This is not a paid vlog, by the way. So, totoo. When I believe walang, on something... Walang discount sa tuition fee to. Walang discount sa tuition fee, pero bekene, man! Yun. Pero, ano, no... Ang bilis, 'di ba? Parang hindi mo akalain na patapos na pala. Saka 'di ba ba nung una parang ayokong mag-aral kasi nga yung fear na baka hindi ko kayanin. Mm-mm. Because of the schedule of the things that I do outside school. Pero ano lang talaga eh, tama ka eh. You have to prioritize things, ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, and you have to focus on that. Kaya nagulat din ako na patapos na. Pero in fairness, bilang Bulahan din naman ito, no? In fairness naman sa'yo talaga, di ba, may time na yung Sabado, kahit maaga yung mga klase mo, talagang kahit pagod ka at puyat ka the day before sa trabaho, talagang gigising ka ng maaga para hindi ka malate. Kahit minsan ako nagsasabi sa'yo, huwag kang pumasok. Oo. Alam, kasi nga. Ito yung BI eh. I always look forward. I always look forward to my first class. Kasi, hindi dahil sa subject or sa kahit ano pa man. Basta yung idea that I am in a different environment, in a different, ano, parang, ang galing ng experience na may natututunan ka lagi. Pag uwi mo, parang, yun pala yun. Ginagawa ko pala dati yun, pero ito pala yung tawag doon. Parang ganun, you get to align yung theories dun sa practical things na ginagawa mo as a teacher and yun nga, as one of the officers of the school. Kaya ang galing, nakakatuwa talaga mag-aral. Yes. Kaya naiinis ako sa mga taong tinatamad mag-aral eh. Uh-huh. Diba? Kasi sabi nila wala silang time. Pero you have to make time. Okay? Mm-hmm. Pare-parehong 24 hours parang lang si Kuya, parang si Kuya, take your time. Ang bagal. Oo, so...